Inilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos yung dalawang batas na naglalaman ng mas detalyadong datos tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Ang bagong Philippine Maritime Zones Law ang magsisilbing titulo ng Pilipinas na nagpapakita kung hanggang saan ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Habang nakasaad naman sa Archipelagic Sea Lanes Act ang mga ruta sa dagat ng Pilipinas na pwedeng daanan ng mga foreign vessel. Dahil mas malinaw na sa batas ang teritoryo ng bansa, nakatakda na rin maglabas ng bagong mapa ang Pilipinas para rito. Isa din sa sinasabi dito sa Archipelagic Sea Lanes doon na malaking tulong din daw ito doon sa ating mga mangingisda. Kasi halimbawa, alam nila kung saan sila particular na pwedeng pumunta aside from yung kung saan yung maraming usual na mga huli, ay mas safe for their safety din ito kasi para maiiwasan naman nila yung malalaking mga foreign vessels. Kasi mas magiging particular na parang mapa na nga kasi ito na kung saan sila pwedeng dumaan at saan din makakadaan yung mga malalaking foreign vessels dyan. So hintayin natin yung magiging development dito. Pero kasi magpapalabas pa yan tulad ng ibang batas, magpapalabas pa ng implementing rules and regulations tungkol dyan. Pero kaugnay niya na hindi po natawa ang China sa pagpasa ng Pilipinas dito sa dalawang batas na ito na Philippine Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Act. Pinatawag ng Beijing ang ambassador ng Pilipinas para agad magpaliwanag tungkol dito. Pero suportado naman tayo ng Amerika na pinuri pa ang paninindigan daw ng Pilipinas para sa pagpapatupad ng international law. Matagal nang inaangkin ng China ang halos buong South China Sea pero pinawalang bisa na ito ng 2016 Arbitral Tribunal.